Okay, great morning po sa ating lahat. Ako po si Dr. Richard Custodio. Isa po akong medical doctor na ginagawa po full-time ang First Vita Plus. I'm a proud doctor of First Vita Plus. I'm one of the official speakers rin ng company. Konting pakilala lang po, dito na po ako lumaki sa Maynila. Pangarap ko talaga maging doktor simula bata pa lang po. Nag-aral po ako maigi, natapos ako ng BS Psychology sa Ateneo. Dumiretso ako ng medicine sa UERM, internship training sa Philippine General Hospital. Ako po ay isang emergency room na doktor. August 8, 2005 was the day I was invited. Same day I joined. Bakit pa natin papatagalin? Ang dali lang naman aralin ng limang gulay. Matagal na natin kinakain yung mga gulay. So ako po ay 16 years na po dito sa First Vita Plus. Dun sa mga bago, huwag kayong mag-alala. Habang buhay tayo, magsasama po dito. Pag-usapan natin ngayon yung ating food supplement capsules. For the first time, First Vita Plus is in food supplement capsules form na. So, 6 po yan na different kinds. So, ito po ay food supplement ha. Ibig sabihin, pagkain para madagdagan ang nutrisyon sa katawan. Hindi po ito gamot. Pag-uusapan natin in detail ang bawat isa. Okay, so let's start. First food supplement capsule is yung blend of 5 power herbs. So kung kabisado nyo yung limang gulay ng First Vita Plus, ito ang most potent form. Ibig sabihin, pag limang gulay ang pinag-usapan, siya ang pinaka-concentrated na. 400 milligrams per capsule. So pag uminom ka nito, kuha mo na yung limang gulay. A combination of the 5 well-known Filipino herbs. Malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, talbos ng kamote. Tack to meet your daily requirements. Ikaw ba ay napaka-busy? No time to cook. Hectic ang schedule, on the go lagi. Puro excuses yun. Hindi na talaga ako nakakapaggulay. Ayaw na mga anak namin. Hindi na kami nagluluto masyado. Nasasayang lang. Ito po ang magandang alternative. Kahit busy tayo, kahit ano pang lifestyle, makukuha natin yung daily requirements ng nutrition. Vitamins, minerals, micro, macronutrients, antioxidant, phytochemicals. Ang important sa gulay, siya ay nagpapalakas ng immune system. Ang immune system, nakakalaban sa iba't ibang sakit, faster recovery. Naririnig niya natin yan. I think now is the best time to promote. Marami akong kilala na open talaga sa kalusugan. Dati po, hindi pinapansin ang sipon. Ngayon, pag nagkasipon, napapranik. Dok, ano tong sipon na to? Baka COVID na to. Mas concerned ngayon ang tao sa health. So I'm calling out to all First Vita Plus dealers ha, times 10 ang effort natin. Mas kailangan ang product ngayon to fight yung mga sakit na kaya naman talagang labanan ng katawan eh. Kaya po important ang gulay. Balik gulay program po to. So helps provide the extra energy boost. Maganda rin ang gulay for added energy and protection from stress. Enhance your body's natural defense. Build up your immunity. Pag may sakit na po, halimbawa, may nakikinig ba po sa akin ngayon na mayroong kondisyon na, ayaw natin yan lumala. Sino ba naman tao gusto nagkakasakit? O kung may sakit, sino gustong lumalala ang sakit, di ba? Gusto natin nag-i-improve. Kaya nga, ine-enhance dapat natin ang ating natural defense. Your best doctor is your own body, your own immune system. So, ito po ay your daily dose of vegetables on the go. Recommended dosage is 1 capsule daily with meals. Isa-isahin na natin yung limang gulay. Review na lang po ito doon sa karamihan. Antifungal, antiviral, antidepressant, anti-inflammatory. Ano po ito? Lahat po ito kayang gawin ng malunggay. Malunggay is our number 1 vegetable. Ang daming health benefits po nito. In fact, meron ng studies na more than 300 different diseases ang kayang matulungan in some way ng malunggay. Matagal na to, hindi pa tayo pinapanganak. Ninuno pa natin. Kabisado na to. Halamang gamot na effective dito sa Pilipinas. Dati na siyang kilala. Ang malunggay is considered one of the most nutritious plants in the world. Pinakamasustansya dito sa Pilipinas. 7 times the vitamin C of oranges. 4 times the vitamin A of carrots. 4 times the calcium of milk. Eh, ang gatas talaga. Yan ang isa sa pinaka-richest source ng calcium. Walang sinabi sa calcium na pwede natin makuha sa malunggay. 3 times the potassium of bananas, 2 times protein of yogurt. So meron talagang reason bakit ito tinatawag na superfood
sa Amerika, yun po ang nickname niya. Yung iba naman sa mga Filipino scientists, ang tawag dito, the miracle tree, powerhouse of nutrition. Ang dami na niyang magagandang nicknames. Ito po ay some of the few na kayang gawin ng Malunggay. O yan, ang dami na kaagad. Sa 300 na, hindi natin kayang i-discuss ang isa-isa, bawat isa. Aabot tayo dito hanggang bukas. Okay, the benefits of Malunggay include pampaganda ng balat, protecting and nourishing the skin, pampalakas ng atay, protects the liver, prevention, and may play a role in treating cancer. Sa mga cancer patients natin, alam ko marami na rin, top 2 yan na killer ng buong Pilipinas. Nakakatulong rin ang malunggay sa digestive system. Antibiotic, antibacterial, enhances wound healing. Isa sa oldest na health benefit na kilalang kilala about malunggay. Pampatibay ng buto. Tapos treating diabetes, meron rin siyang role pang normalize ng blood sugar. Maganda sa hikat. Protection against kidney disorders, yung mga may sakit sa bato. At pwede rin tumaha-control ng ating high blood pressure pag tumataas na. Okay, improving eye health, pampalinaw ng mata dahil sa vitamin A content. And pwede rin siyang makatulong dahil rich in iron. Sa mga anemic, mababa hemoglobin. Okay, ang malunggay, kilala rin to all over the world, pampadagdag ng gatas ng ina. Kaya ang malunggay, ginagamit sa mga breastfeeding programs. O, isa yan sa mga most commonly known about malunggay. Kaya ang tawag sa Africa, mother's best friend. Yan ang nickname niya ng malunggay. Punta tayo sa second. Capsicum frutescens or yung dahon ng sili. Okay, itong dahon ng sili, meron akong i-highlight na dalawa. Kasi marami rin itong health benefits, no? Okay, pag sinabing gulay, alam nyo, mas nakakalito to kaysa sa gamot. Kasi ang gamot, very specific eh. Ito para sa tuberculosis, ito para sa high blood, ito para sa diabetes. Malinaw eh. Pero pagdating sa gulay, nag-overlap sila. Anti-cancer. Hindi ko na mabilang kung ilang gulay ang na-discover ko na anti-cancer. No, antioxidant, anti-inflammatory, anti-pain, anti-pamamaga. Yan ang most commonly makikita mo pag green leafy vegetables. Including dahon ng sili. So ang dahon ng sili possesses antibiotic properties. Nakakatulong sa ubo, respiratory symptoms, and cholesterol levels. Okay, so dahil may capsaicin, it is effective na pain reliever. Known to relieve pain associated with musculoskeletal disorders. Arthritis, rheuma, pwede rin headache, neuropathic pain, diba? Migraine, dysmenorrhea. Tapos maganda rin ito sa blood circulation. Kasi vasomotor stimulant. Medyo mga mabibigat na salita po ito. Saka ruby fashion. Ito lang ibig sabihin, nagpapaluwag ng daluyan ng dugo. Yun yung sinasabing vasodilator eh, na effect. Kaya napansin mo, pag kumakain tayo ng sili, parang mas namamawis. Diba? Same effect, bunga or dahon. Yung iba parang nagiging rosy cheeks, namumula. Yun yung ibig sabihin ng ruby fashion. Yung ating capillaries, yung mga maliliit talaga na daluyan ng dugo, lumalawak ang kanilang lumen or yung daanan, yung sa loob. Diba? Mga tubo-tubo yan eh. Tapos ang blood vessels natin kaya mag-expand para mas maganda ang blood flow. Dahon ng sili is good for pain, yan ang highlight ko. And second, good for the blood circulation. So in the course of studies, observed rin na ang dahon ng sili may antibacterial, antiparasitic, yung mga deworming effect. Pwede rin siyang makatulong. Number 3, saluyo. Ewan ko ba, ayaw kainin ng iba talaga to. Familiar naman, pero ayaw. Mukha daw laway yung kanyang katas. E, totoo naman eh. Okay, ang saluyot or Corcorus olitorius, scientific name. Rich in vitamins na nakakatulong to prevent chronic diseases. Okay, kasi ang mga vitamins na makukuha dito, yung tinatawag na antioxidant vitamins. Okay, maraming halaman na tinatawag na antioxidant, even fruits. Madalas nyo yung makikita, mag-research kayo about a certain fruit, a certain plant, malamang sa hindi, makikita nyo antioxidant. Paulit-ulit yan na maririnig nyo. Okay, so ito yung mga antioxidant vitamins, vitamin A, vitamin E, na pag sinabing antioxidant, anti-pagbubulok, anti-aging, anti-heart disease, anti-cancer. Pinoprotect ang cells na hindi basta-basta masira. Siyempre, nawe-wear and tear rin tayo eh. Kahit bago ang katawan natin, ng newborn, alaga man natin yan,
eventually, eh, nagbe-breakdown rin as we age. So, pinapabagal ng saluyot or antioxidant effect yung breakdown ng ating katawan dahil sa damage na gagawa ng aging. Okay, kaya nakalagay dyan, no? Promote youthful looking skin. Anti-aging effect siya. Okay, ano pa yung pwedeng gawin ng saluyot? Cleansing effect siya. Rich in fiber. Siyempre, sa fiber, connected din sa pagbaba ng kolesterol. Pero ang maganda rin sa fiber, nakakatulong rin sa diabetes, even blood pressure, saka digestive system. O matagal nang kilala yan, na role ng fiber. Maganda talaga sa digestion. To prevent diarrhea, stomach ache, dysentery, yung mga namamagang bituka, constipation, and ulcers. So alam nyo ba ang saluyot? Isa na rin yan sa mga na-find out nilang maganda sa gestational diabetes. Yung tumataas ang blood sugar pag buntis. So safe po to as a mother and sa baby. So even pregnant women nakakakuha ng health benefit sa saluyot. Okay, next. Uray, colitis, kudyapa, kalunay, ayak, kwantong. Itong dahon ng uray, marami talaga iba't ibang tawag. Amaranthus spinosus is the scientific name. Commonly known as the Philippine spinach. Okay, traditionally used to treat diabetes rin and may diuretic effect siya, pampaihit para malabas ang excess fluid sa katawan. Ano pa, maganda rin siya sa dugo. Treatment of bleeding disorders, excessive menstruation. At dahil gulay siya, rich in fiber, nakakatulong rin sa digestive system. Inflammation ng bituka, colic, menorrhagia, yan, mga pagdudugo, arthritis, treatment of snake bites pa nga eh. Marami rin mga studies about yung amaranthus spinosus natin. Okay, pero isa sa gusto kong i-highlight, yung used as an expectorant, tapos pang-relieve ng breathing in acute bronchitis. Maganda ang study ng uray or Philippine spinach pagdating sa baga. So, ubo, sipon, ngayon may COVID-19 na umaatake rin sa ating lungs. Kailangan talaga itong uray, dagdag rin ang pampalakas ng ating baga. Okay, kaya tinan mo, the leaves were reported to treat tuberculosis. Okay, nagpo-promote talaga ng health yan, healthy lungs yan. Okay, marami pa pong iba, including, hindi lang pala malunggay, yung kanyang kakayahang magpadagdag ng gatas ng ina. Kanina, di ba, na-mention kayo sa malunggay. So, ang ating Philippine spinach, meron din kakayahan na pwedeng magpa-increase ng breast milk production. Last, number 5 na gulay sa ating 5 power herbs. Talbos ng kamote, sweet potato tops, ipomea batatas. Okay, ito marami rin mga studies pero iha-highlight lang natin kasi hindi natin kayang isa-isain lahat yung mga studies na to. Okay, ito ay rich in polyphenols na nakakatulong sa mga chronic diseases yan. Tingnan nyo ha, ang polyphenols, medyo sikat yan pag ikaw familiar sa mga healthy fruits and vegetables. Tingnan nyo, ang effect niyan ng polyphenols, anti-mutagenic, ano yun? Anti-DNA damage. Basta ito ang keyword, mutant. Nagiging abnormal ang ating cells pag na-damage. Kadalasan sa DNA level, sa genes. Pinoprotect niya na hindi basta-basta na-damage ang ating cells para maging mutant cells. Napiprevent niya yung pagiging abnormal ng ating cells. Anti-diabetic, antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer. Yan ang magagandang effect ng polyphenols na rich in talbos ng kamote. Siksik rin ito sa sustansya. Ano po ah, gusto ko lang i-highlight na it is one of the highest sources of iodine. Ang iodine talaga nakakatulong sa mga may goiter. Tapos ang iodine, crucial rin sa brain development. Pati brain maintenance. Siyempre, pag nagkakaedad, humihina na rin ang ating mind eh. So, pwede rin makatulong siya. Tignan nyo ah. Ito yung mga effects ng, ano, yung health benefits pala ng talbos ng kamote. Antioxidant na naman siya. Panglaban sa oxidative stress. Iba ka naririnig nyo na yung mga free radicals. No, dahil ano po yan, exposed na tayo talaga dyan eh. So, nakaka-damage ng ating katawan. Ito naman, antioxidant, yung panglaban. No, so, aging and age-related na mga diseases or disorders. O nakalagay dyan, nakikita nyo Alzheimer's and Parkinson's. Mga degenerative brain disorders. O diba, sinabi ko na sa inyo kanina, nakakatulong talaga yung iodine to protect our brain. Isa pang gusto ko i-highlight sa talbos ng kamote, maganda siya for the blood. Kasi rich in iron eh.
In fact, may mga studies rin akong nakita dito na pampataas siya ng platelet count, including malunggay. So silang dalawa, very important, lalo na pag may mga dengue. Gamit na gamit ko na to, pampataas ng platelet count sa dengue patients. For the past 16 years, very successful tayo. Hindi na masasalina ng dugo kung mapataas mo ang platelet count. So, limang gulay po yan. From malunggay to talbos ng kamote. Recommended ko sa lahat ng mga nagpo-first Vita Plus, idagdag nyo to sa regimen nyo. Lalo na kung gusto nyo, yung compact ang size, ang liit ng bottle nito kahit sa bulsa. Kasyang-kasya. Very convenient way. Mapabalik tayo sa gulay. May sakit or wala, important na nagugulay. Ito po ay recommended ko for all. Itong blend of 5 power herbs. Food supplement capsule na pangalawa is Vita Vitex. 400 milligrams rin to per capsule. Ano naman ang Vita Vitex? Ito yung partner natin to fight COVID-19 symptoms. Okay, kasi dinagdagan to ng lagundi. Isa to sa approved na halamang gamot ng Department of Health. Matagal na to. Alam nyo, med student pa lang ako, pinapamemorya na sa amin to, yung lagundi. Required yan. Kailangan matutunan rin ng mga doktor about halamang gamot. Nakakalungkot nga eh. Marami akong kilalang doctors na sila mismo negative pa kaysa sa mga tao pagdating sa herbal medicine. Eh, ang dami natin mabibisang halamang gamot, nasasayang lang. Okay, so ang lagundi is very good for the respiratory system. Sa baga po yan. Dagdag mo pa yung dahon ng sili, pati yung uray. Okay, tapos ito, meron rin role sa digestion. Blended with 5 power herbs, ha? So yung kaninang diniscuss ko na limang gulay, nandito rin po sa Vita Vitex. So pag itong Vita Vitex, ang ininom mo, 6 pala na gulay ang nakukuha nyo. Yung 5 plus yung lagundi. Recommended dosage ko is 1 capsule per day. Pag-usapan natin tong lagundi. Ang scientific name niya ay Vitex negundo. Kaya yung clue nasa pangalan eh, Vita Vitex. So yung 5 power herbs plus yung lagundi. Its main health benefit is to ease respiratory complaints. Yun ang pinaka-known sa kanya, even before pa. Yun ang pinopromote talaga ng Department of Health. Kaya ang dali nitong ipasok sa clinical trials eh. Kasi matagal nang accepted. Okay, pero marami pang iba na health benefits ang lagundi. Okay, so mainly sa cough, hika, and respiratory symptoms, pang-control ng ating mga nararamdaman pag nagka-problema sa baga. Meron rin siyang anti-pain effect. Okay, ito yung other benefits ng lagundi. Napakarami rin, di ba? Dahil matagal ng aral eh. So pwedeng deworming, pwedeng sa treatment ng worm infestation. Maganda rin siya sa skin, lalo na pag may fungal infections. Used to treat wounds rin, to promote wound healing. Anti-pain, analgesic effect, makakatulong sa mga may arthritis, anorexia, ano pa ba, stomach problems, digestion, even other digestive system problems. Nakakatulong rin pampababa ng cholesterol, carminative, yung pampaalis ng kabag sa ating katawan, yung excess gas. Pwedeng utot ng utot hanggat mawala na yung kabag. Good for the eyes, and can promote relaxation. According sa Department of Health, approved na siya for treatment talaga ng ubo, upper respiratory infections, even hika. Ito ay ginagamit na since last year sa studies regarding COVID-19 patients. Ito yung study na lumabas. Since last year hanggang ngayon, may results na. Yung mga nakalagundi, mabilis umano ang pag-recover. Madaling bumalik ang kanilang pang-amoy. So yung symptoms ng COVID-19, mabilis nawawala, mas naunang nawawala. May nakalagay ba dyan? Inaabot lamang ng 7 to 8 days. Gumagaling na from COVID-19. Naalala ko last year, yung mga ibang kaibigan ko tinamaan, 28 days, minsan as long as 1 month bago mag-swab negative. Ito, 7 to 8 days. So, makakatulong tayo na sana finally ma-overcome natin yung pandemya. Kasi pag ikaw, mabilis ang recovery, less chance na mapapasa mo siya sa iba. Isa sa pinaka-best way rin to control the pandemic is dapat mabilis gumaling ang mga nai-infect. Sa CNN Philippines, sinabi, walang nakitang adverse effects. Walang side effect, walang overdose dun sa mga nag-participate
sa COVID-19 treatment na gamit ang lagundi. Ano pa, sa CNN Philippines, hindi lang bumibilis ang recovery. Those who got lagundi have fewer symptoms. Mabilis ka na nga makaka-recover, mas kukunti pa yung mararamdaman mo pag tinamaan ka ng COVID-19. Yun ang gusto natin. Iba talaga pag healthy ang katawan. Pag mahina, tinamo, naka-ICU, delikado ang kondisyon. Pag malakas, fewer symptoms. Yung iba nga, wala talagang symptoms eh. Yung tinatawag nating asymptomatic pero positive sa COVID-19, iba ang nagagawa ng malakas ang katawan. So makakatulong itong VitaVitex natin. May mga nagtatanong na, kaya dito ko nasasagutin ha. Paano yung Revitalize Plus 40 natin? Yung ating rich in vitamin C and zinc, edi combine nyo, kasi iba rin naman ang nadadagdag na protection nun eh. Okay, so ito recommended ko. Prevention, ibig sabihin wala ka pa, pero baka sa area nyo marami nagpa-positive, takot na takot ka na. Matamaan ng COVID-19, lalo na yung Delta variant. Tapos meron pang bago, Lambda variant. Okay, so Revitalize Plus 40, tapos i-combine mo. One sachet a day ng Revitalize Plus, tapos one capsule ng VitaVitex. Pag tinamaan na ng COVID-19, marami na tayong napabilis ang recovery sa Revitalize Plus 40, 3 to 4 sachets, idagdag mo pa yung 1 to 2 capsules ng VitaVitex. Depende kung gaano kalala ang sitwasyon. Pag mahina talaga ang katawan, pwede ka mag-add more. Food supplement naman to eh, pampalakas lalo ng panglaban mo to fight yung COVID-19. Okay, number 3 na tayo. Fat Away na food supplement capsule. Ito, dahil sa pangalan pa lang, Fat Away, para ma-maintain natin ang ideal body weight. Ayaw natin ng overweight, ayaw natin ng obese. Okay, Garcinia Cambogia. Yun ang hinalo ng ingredient to help in weight loss and in reducing appetite. Ikaw ba ay magana ngayon kumain dahil stress eating ka? Diba? Nakaka-stress tong panahon natin ng pandemya eh. So baka dahil na stress ka, lalo kang kumakain. Pwedeng ma-reduce ang appetite. One of the best way of limiting your weight or bawas ng weight is bawas yung pumapasok sa ating katawan. Also formulated with sakura powder. Ito naman, sikat to sa Japan dahil sa cosmetic effect niya. Anti-aging, no? Pampa-youthful look, glowing skin, and pang-whitening rin na effect niya. So habang namamayat ka, hindi ka mukhang haggard. Maganda rin yung kinumbine eh, ng First Vita Plus ng mga ingredients. So meron rin siyang 5 gulay. Ah. 1 capsule a day yung recommended dosage. So pag-usapan natin itong Garcinia Cambogia. Ano ba to? Prutas to. Native in Indonesia. Ang itsura niya small, parang small pumpkin. Green to pale yellow in color. Kinakain ba to? Bihira. Mas madalas ginagamit to for cooking. Pampalasa ng pagkain sa Thai food, Sri Lankan food, mainly on the Asian side, 'di ba? Mas matitindi talaga ang lasa ng Asian food eh. So part na to ng pampalasa ng pagkain, ginagamit na to sa pagluto. Okay, common names: Brindleberry, Malabar Tamarind, Goraka. Para ako nag-aami, para ako nagpo-foreign language dito. So mas kilala siya talaga sa Indonesia. Ito po ay matagal nang kilala as a dietary supplement. Pampapayat po siya talaga. Dahil ang active ingredient niya, yung tinatawag na hydroxycitric acid or HCA na makukuha dito sa fruit na to. Yun ang nagpo-promote ng weight loss and nagpapamaintain ng ideal body weight. I-goal natin yun ha. Challenge ko po sa inyo. So, pwede tayong underweight, pwede tayong overweight. Ang goal natin, magkaroon ng ideal body weight. Nakakatulong rin sa antioxidant effect niya. Panglaban sa oxidative stress at pwede rin makatulong sa mga resistant na to insulin. Yung ayaw na talagang bumaba ang blood sugar. Naka-high dose na sila. Iba't ibang gamot na ang ginamit. Pag mas overweight, mas mahirap kontrolin ang blood sugar. Okay, paano nakakatulong tong fruit na to para sa weight loss? Unang-una, pinapabawas niya ang appetite mo. Lalo na kung ikaw ay overweight dahil ang lakas ng kain. Second is may block fat production and reduce belly fat. Pinapaganda rin niya yung ating levels of cholesterol. So meron tayong commonly known as bad cholesterol, meron tayong good cholesterol.
important rin naman ang cholesterol sa katawan. Pero hindi pwedeng sobra, lalo na yung bad cholesterol. Yung good cholesterol, siya yung nagtatanggal ng bad cholesterol. Kinukuha niya, dinadala niya sa liver para maitapon na yung excess cholesterol. Okay, so kailangan may tamang balance yan ha, yung ating good and bad cholesterol. So, nalalayo rin tayo sa mga sakit na connected sa pagiging overweight. Wala naman ako against sa physical eh. Ano yung against ako? Yung overweight saka obesity, nagbibigay ng added complication. Hindi po talaga sila healthy. Not more on the physical side. Gusto natin mag-ideal body weight tayo dahil ang pagiging overweight, tandaan nyo, risk ka for medical complications. High blood, diabetes, pulmonary diseases, fatty liver problems, di ba? Ang dami, pati ang ating kasukasuhan, affected yan. Pag imagine mo, pag 10 pounds or 20 pounds overweight ka, para kang may dalang barbell lagi. Di ba ang nakakaginhawa pag bitawan mo yung barbell? Maiiwasan natin yung mga medical complications ng pagiging obese, pagiging overweight. So yan ang reason kung bakit gusto ko mag-promote ng ideal body weight para malayo rin tayo sa sakit. Okay, ano ba yung ideal body weight? O ito po, tingnan nyo yung chart. Kung saan kayo pasok, may male and may female. Ako po ay 5'6". 128 to 156 pala. O pasok naman ako. Naiisip ko eh, pag 128 masyado naman akong payat. So nasa mga 140 to 145 po ako. Pasok naman sa ideal body weight. Let's become healthy. Goal po natin to for the year. Okay. Yung sakura extract. Ito ay commonly known as cherry blossoms. Nakabisita na ba kayo sa Japan during springtime? Biglang nagsusulputan yung cherry blossoms. Isa sa pinakamagandang time to visit. Sana pwede na ulit soon. Okay, so ginagamit na to. Actually, yung flower na to, yung sakura or yung cherry blossom, kinakain yan. Edible. Pero mas sikat siya as a cosmetic product. Very effective yan. Tinan mo naman ang kutis ng mga Japanese. So, ang ating Garcinia Cambogia ay hinaluan ng sakura extract. Yan ang makukuha natin sa Fat Away Food Supplement Capsules. Next, okay, itong gout out, tatlo ang dinagdag na ingredients dun sa limang gulay na may mention ko kanina. Formulated with glucosamine, turmeric, and piperine. Yan yung tatlo. Okay, yung glucosamine, known to support joint. Kasi siya ang building blocks ng cartilage natin. Pati ang synovial fluid. Mamaya, mas go into detail ako niyan. Glucosamine is important to support joint health. Ano pa? Yung turmeric has been traditionally used to support joint health rin, comfort and mobility. So, same effect sa glucosamine, dinagdag pa ng turmeric. And yung pangatlo, yung piperine, anti-pamamaga, anti-inflammatory, anti-redness, anti-swelling, anti-pain. So, para makatulong rin na hindi basta-basta sumakit ang ating mga rheuma or arthritis. Nandyan din yung limang gulay? Dosage. 2 to 3 capsules a day pag inatake na ng arthritis. Pero pag prevention, ako umiinom ako nito. 1 capsule a day ang intake ko. Diba? As we age talaga, prone tayo sa iba't ibang arthritis. Ang glucosamine, naturally, nakaka-produce tayo. Ibig sabihin, yan ay natural part ng ating katawan. May kakayahan ang katawan nating mag-produce ng glucosamine. Pero as we age, humihina ang production natin ng glucosamine. So, sila po ang gumagawa ng ating cartilage. Glucosamine, cartilage production and maintenance. Saan pa siya important? Yung tinatawag na synovial fluid, maitutulad natin siya sa oil ng makina ng sasakyan. Diba? Kailangan natin mag-change oil. Kasi kung hindi, yung friction, lalo na pag luma na ang oil, magkakos ng damage sa engine. Kaya kailangan regular ang change oil. Ganun rin sa ating joints. Kasi ang katawan natin continuously nagpo-produce ng synovial fluid. Chine-change oil rin ng ating katawan yung lubricant sa loob ng ating joints para may cartilage ka na nga, bumabalot sa bone na may lubricant pa. So ang galaw mo talaga very smooth. Halos walang friction. Friction ang nagko-cause ng pain. Pag nawala na yung mga yan, yung anti-friction na defense natin. Okay, so cartilage and synovial fluid, important ang glucosamine. So, taking glucosamine supplements is very important, lalo na as we age. Kasi nga, humihina ang production natin.
So eventually, lahat tayo, edad ng edad naman talaga eh. Hihina at hihina ang ating tuhod, balakang. No, magkakaroon talaga tayo eventually na less cartilage, less synovial fluid. Ito naman yung second, yung turmeric powder. Okay. Ito, ang active ingredient niya ay curcumin. Yun ang laman ng turmeric powder. Ito ay luyang dilaw. So ginagamit rin to sa ating pagkain, nagpapasarap ng pagkain. Curcumin is the most active ingredient responsible for the anti-inflammatory abilities ng turmeric. Anti-pamamaga, reduce pain, reduce swelling. It worked as well as ibuprofen in reducing osteoarthritic pain. Parang same effect lang siya. At ang maganda, ito ay walang side effect, walang overdose. Kasi syempre, ang mga synthetic na gamot, laging meron. So, natural way of fighting pain pagdating sa arthritis. And, ito namang piperine ay galing sa black pepper. Thousands of years ago in India, ginagamit na nila ang black pepper sa maraming iba't ibang medicinal purposes. Pero ang isa sa pinakasumikat is yung anti-inflammatory niya, antioxidant properties. So, nakakatulong pang reduce ng pain rin, reduce ng pamamaga, reduce ng swelling. Pwede rin siya makatreat in other diseases like asthma, o hiccup, arthritis, gastritis, and Alzheimer's. So, hindi lang basta sa arthritis, ha? May dagdag effect pa siya pangtulong sa ibang sakit. At ito maganda. Yung piperine, pinapabilis niya ang absorption ng turmeric. Maganda talaga silang i-combine. I-check mo pa yung mga studies eh. Alam nyo ba, ang piperine, nai-increase niya ng 2,000% ang absorption ng turmeric. Synergistic effect. Very well researched ang ating mga products. Kaya napapagsama natin yung mga dapat ipagsama para yung combined effect nila mas matindi pa kaysa sa mga individual effects. So, sino yung pwedeng matulungan ito? Kanino ko to recommended? Sa mga may rheuma. Ano ba yung rheuma? Galing yan sa salitang rheumatoid arthritis. So, isa siyang klaseng arthritis na kadalasan connected sa genes or autoimmune. Yung sarili mong dugo, ina-atake yung sarili mong joints. Any age, pwede. Meron tayong pang may edad na. Meron rin tayong juvenile rheumatoid arthritis, pang bata. At lahat ng parts ng katawan pwedeng affected. Depende kung saan tumama. Sa kamay, sa wrist, sa elbow, sa braso, sa shoulder, sa tuhod, sa balakang, iba't ibang joints. Pwede ma-affect. Hindi siya namimili. Walang pattern talaga. Any joint can be affected. Pag kayo may maintenance na gamot, huwag niyong ititigil. Isabay niyo to, tapos regular check-up. Pag nag-improve, hayaan natin ang doktor magtanggal ng maintenance niyong gamot kung hindi na kailangan. Ano pa yung ibang klase ng arthritis? Meron tayong tinatawag na gout. Diyan nakuha yung pangalan ng gout out eh. Okay, ang gouty arthritis is one of the most painful. Isa sa pinakamasakit. Bakit? Kasi ang naiipon, uric acid crystals. Ang inaatake nito, fingers and toes. Kasi yan ang mga malalamig na parte ng ating katawan. Kailangan malamig para mamuo ang uric acid crystal. Namumuo sila at ang itsura niyan, parang karayom. Ito ang microscopic picture ng uric acid crystals. Imagine mo parang may daan-daan kang karayom sa iyong paa. Kaya yung iba, hindi makasuot ng sapatos eh. Grabe ang sakit niyan. Hindi makalakad. Electric fan lang, itapat mo, sumasakit na ang kanilang paa. Ito ay related sa diet. Yung kanina, yung rheumatoid arthritis, hindi eh. Ito, mahilig ka ba sa mga buto-buto? Laman loob, isaw, bopis, red meat, organs tulad ng liver, matataas sa uric acid. So iwas-iwas na rin ha, huwag sobra-sobra sa pagkain. Important rin, i-correct natin ang ating diet para mas maging healthy tayo. Osteoarthritis naman. Ito, hindi related sa diet, hindi rin related sa immune system. Diba kanina yung rheumatoid arthritis, may problema tayo sa immune system nun eh. Kaya maganda rin ang limang gulay to correct that. Ito naman, more on aging. Kadalasan, ang mga nagsasuffer nito, mga senior citizens. Kasi kahit gano'n natin kaalaga sa katawan, affected yan through wear and tear. Habang nagkakaedad tayo, numinipis ang ating cartilage. Tingnan nyo, yun yung light blue dito. Sa kaliwa, makapal. Sa kanan, wala na. Tapos may nakikita ko yung pink doon sa loob, or parang medyo pinkish orange. Yun yung kapsula na nandun yung synovial fluid. Ngayon, uminipis na doon sa
osteoarthritis, nabawasan ang synovial fluid, yung lubricant, yung ating oil ng joint. So natanggal na nga ang cartilage, nawalan pa ng lubricant. Kaya ang kumikis-kis niyan, kayod na talaga, minsan ha, buto sa buto. Napakasakit rin yan, minsan di na magalaw yung tuhod, namamaga, lumalaki talaga at namumula, masakit na masakit. Pwedeng matulungan ng gout out. Sino pa? Yung physically active. Recommended ko, nag-exercise tayo. Mahilig po ako mag-run, mahilig ako mag-bike, mahilig rin ako sa hiking. Kaya, bakit ko to iniinom? Kasi, prevention, ayokong masira kaagad ang aking joints. Important, hindi ko pwedeng itigil ang exercise. Kasi healthy rin ang exercise. Pero gusto kong ma-protect ang aking joints. So, sa mga physically active dyan, ha, sabayan nyo pala po ako na uminom tayo ng gout out, 1 capsule a day for prevention. So, susunod naman, ang InsuCheck, gusto ko lang itong linawin. Yung insulin, plant to ha, hindi po to talaga yung insulin na nakukuha natin galing sa pancreas. Kasi animal source yun eh. Nakakita na ba kayo ng diabetic na nag-i-inject ng insulin? Iba yun. Gamot yun. Insulin talaga yung nagaling sa animal sources. Ito, ang hinalo dito is insulin plant and pine bark. Marami rin health benefits yung pine bark. O diba, ang pine trees, ano po yan, tumutubo yan sa mga lalamig na area. Sana meron pa sa Baguio. I think marami pa naman. So dati talaga ang Baguio, naalala ko, parating pa lang tayo paakyat ng Baguio, naamoy mo na yung pine trees. Ngayon kasi nabawasan eh. Pero very important rin pala ang pine bark to help with many types of conditions. So dalawa po yan ha. Insulin plant and pine bark. Yung hinalo, dagdag pa sa 5 gulay. Recommended dosage, 1 capsule a day. Okay, pag-usapan natin itong insulin plant. Alam ko, karamihan sa inyo, hindi kayo familiar po dito. Ang insulin plant is scientific name, Costus igneus. Fiery Costus or spiral flag ang common name niya. Sa India, unang-una siyang tinawag na insulin plant. Matagal na itong ginagamit, pampababa ng blood sugar. Yun ang unang effect na na-discover sa kanya. Kaya, pinangalan siya sa insulin. Pero wala yan talagang laman na insulin, yung ini-inject. May mga studies na na-find out nila nakakapagpababa ng blood sugar levels. Paminsan ba, tumataas na ba ang blood sugar mo kahit hindi ka pa diabetic? Maganda, prevention na tayo. Dito sumikat ang insulin plant, kaya siya napangalan ng insulin plant. Okay, pero marami pa siyang iba't ibang health benefits. No, hindi lang pang-control ng blood sugar. Magandang source ng iron, protein, o antioxidant rin siya. Meron rin siya antibacterial, antifungal effect. Anong pagkakaiba nito sa insulin? Yung insulin, siya po ay ini-inject. Animal source nga yun, di ba? Pwedeng mag-overdose pag sobrang dami ang units na ininject. Pag food supplement, you get the best of both worlds. Maaring makatulong pampababa pag mataas na. Pero pag normal na, hindi na niya ibababa below normal. Yan rin ang magaganda sa food supplement eh, kasi hindi siya considered medication or drug. Nakakatulong magpababa pag mataas na. O pababain natin. Pero paano pag normal na? Bababa pa ba ng todo-todo? Hindi na. Pine bark naman. Ito medyo may pagkapait ang lasa. Yung pine bark, ginagamit na to sa South America. Matagal na sa mga survival shows, di ba? Yung mga papasok sa wilderness. Yung mga gusto nila to live off the land. Mag-hunting, no? Mai-injure. Alam nyo, ginagamit talaga yan. Dinudurog yan, tinatapal sa sugat yung pine bark. So marami na siyang health benefits na natuklasan during survival. Sa mga survivalists yan. Pampaganda ng daloy ng dugo. Diba, nakakatulong rin sa arthritis. Pampa-control ng blood sugar, lalo na kung mataas. So sa diabetes, pwede rin. At ito maganda. May mga studies po, nakakatulong siya sa may mga sugat na connected sa diabetes. Diba, yun ang problema minsan, ang komplikasyon ng diabetes. Diabetic ulcer. Yung sugat, 1 taon na, hindi pa rin gumagaling. Yan ang problema pag diabetic eh. Nagkakaroon ng napakaraming komplikasyon. Doon pwedeng tumulong to. So, nakakababa na nga siya ng blood sugar with insulin plant pa. Nakakatulong pa for wound healing pag may diabetic ulcer. So, maganda rin ipag-combine itong dalawa, insulin plant and pine bark. Ano ba itong type 1, type 2 diabetes? Kanina ko pa dinidiscuss, no? Yung less common is yung type 1. Accounts for 10%. Imagine mo, pag 10 ang diabetic,
Usually, isa lang ang type 1. Medyo rare siya. Kadalasan, medyo bata-bata ang tinatamaan nito. Under 20 years old. Yun yung mga type 1 diabetes. May nangyari dyan. Nasira ang pancreas. Baka may pancreatitis siya before. Pwede rin connected sa genes or autoimmune. So, ang problema nila, hindi nagpo-produce ang pancreas nila ng insulin. Kaya ang treatment talaga dito, insulin injections. So, hindi ito related sa lifestyle. Yung type 2 ang related sa maling lifestyle. Ano naman tong type 2? Kadalasan to over 40 years old bago dumating. 90% ng lahat ng diabetics, kadalasan type 2, associated with obesity. Dinadiet na, nagbawas na siya ng kain. May gamot pang iniinom, nag 3 times a day pa, nagtuturok pa ng insulin. Ang hirap kontrolin ng type 2, mas mahirap to. Ano ba nagkocost ng type 2? Ano ba sa lifestyle natin? Baka naman grabe ang kain ng sugar, carbohydrates. Hindi na naboburn lahat ng katawan. Siyempre, sa una, makakalaban ang katawan. Tinatry niyang humabol, burn. Yung mga sobra, alisin niyan sa katawan. Pero habang nagkakaedad tayo, napapagod rin naman ang katawan. Ha? Paano kung ang diet mo, todo pa rin? Ang kain mo, todo pa rin? Matatamis, rich in carbs, carbo-loading, tapos hindi ka nag-exercise. Paano mo mababurn lahat? Ang katawan natin, na-overwhelm sa sugar. No, yung cells natin, nagde-develop ng resistance na hindi na talaga na-absorb yung sugar. Kaya minsan, kahit i-insulin mo eh, ayaw na talagang ma-absorb yung sugar. Nagre-remain na lang sa dugo. Kaya tumataas ang blood sugar. Mahirap kontrolin pag lifestyle related. Kasi ilang taon yan eh, bago tumama yung sakit. Pwede itong makatulong, pero gusto ko lang stress na dapat iniinom ang maintenance na gamot. Iba ang food supplement, iba ang synthetic na gamot, maganda silang ipagsabay. Pag bubaba na blood sugar, hayaan na natin yung doktor mo mag-adjust ng gamot as needed na yan. Dadagdag lang natin ito, yung InsuCheck sa mga type 1 and type 2 diabetics. Last, yung ating VitaHeart food supplement capsule. So ito ay very good for the heart. Formulated with lycopene and CoQ10. So itong lycopene is a very known antioxidant, very powerful. Kilalang kilala. Richest source natin are tomatoes. So doon talaga highest ang lycopene. Sumikat ang tomato or kamatis dahil sa lycopene content niya. Antioxidant, anti-cancer, anti-aging, anti-stress, anti-cellular damage, anti-heart disease. Okay, ano naman tong CoQ10? Antioxidant rin siya, pero most importantly, ito ay needed to generate energy. May limang gulay rin ito. Recommended dosage ko is 1 capsule a day. Kung kayo nalilito, ano ba ang take ko dito sa 6 na to? Dok, nakakalito, 6 ka agad yung bago? Ano ba yung marirecommend mo, Dok? O may mga nagtanong na sa akin yan, ang recommended ko is VitaHeart. Bakit? Kasi number one killer ng buong mundo ay sakit pa rin sa puso at ugat. Mas matindi pa rin ang heart disease kaysa sa COVID-19. Yan po ang lagi niyong tatandaan. Kailangan pag may high blood ka na, hindi na binabaliwala yan. Tandaan niyo po ha, na mild stroke ka na. Halimbawa, mataas na ang kolesterol mo. Nakita na sa x-ray, angiogram, may nakabara na. Kolesterol plaque. Huwag niyong baliwalain. Maaaring wala kang nararamdaman. Pero kumakatok na sa pintuan nyo ang number one killer ng buong mundo. Nakakalungkot na marami akong may high blood. Dok, okay lang ako kahit high blood. Wala naman ako nararamdaman eh. Wala sa ngayon. Pero baka bukas, pag pumutok na ang ugat mo sa utak, hindi ka na gumising. Tuloy-tuloy yan eh. Exposed ang katawan mo sa hypertension. Dagdag trabaho sa puso yan. Kaya eventually, bibigay rin ang katawan, oo, wala kang nararamdaman ngayon, pero tandaan nyo, number one killer, ang sakit sa puso at ugat, hindi po pwedeng binabaliwala. So that's one main reason kung bakit ko ito re-recommend. Kahit anong lahi pa, kahit anong bansa, kahit anong geography ka pagaling, kahit anong parte ng mundo ka pagaling, number one is heart disease. So kung kayo magpo-promote ha, at tatanungin sa inyo, ano ba ang best dito? Promote nyo! Panglaban sa number one killer ng human race, promote nyo yung VitaHeart. Okay, what's the second reason? Bakit ito rin ay gusto ko? Dahil titanium account. Okay, so mas malaki ang income po dito. So punta tayo sa lycopene.
Lycopene is anti-cancer, good for the bones, good rin for oral health. So tulad ng sinabi ko sa kanya, very powerful antioxidant, maganda rin siya sa levels ng cholesterol. Tapos yung CoQ10. Ito kasi mas gusto kong tagalan ng konti. Ito po, ano po to, source ng ating energy na parang kuryente yan. Pag namamatay, di ba, sinashock namin yung puso para bumalik ulit yung tibok ng puso. Kasi ang heart natin ay made up of muscles. Kailangan talaga ng energy. Alam nyo, kahit natutulog ka, ang muscle hindi tumitigil mag-pump. Pinakapagod na muscle yan sa ating katawan. Kaya ito ah, CoQ10 for added energy ah, can help with congestive heart failure. Yung mga humihina na ang pag-pump ng kanilang puso, very helpful ang CoQ10 or coenzyme Q10 na mabibigay ng Vita Heart. So, may lycopene na tayo, may pampalakas pa ng pag-pump ng puso, added energy. Ikaw ba ay kumakain na ng mga ganito? Mahilig ka ba sa pizza, hamburger, french fries? At risk ka na, iwasan na mga bad cholesterol. Kasi sila ang namumuo sa ating daluyan ng dugo na pwedeng mag-cause ng pagbabara. Kanino ko i-recommend lalo ang Vita Heart? Sa mga at risk na. Unhealthy diet ba? Mali ba ang kinakain mo simula bata? Hindi ka ba nag-exercise? May high blood ka ba? Overweight? Naninigarilyo? Mataas na ang cholesterol o kaya diabetic ka na ba? Dagdag risk yan sa heart disease ha? Nagkakaedad ka na ba? Ang lalaki mas prone magkaroon ng sakit sa puso more than babae. Gender, yan ang ibig sabihin yan. So studies have shown males are more prone to develop heart disease than females pag below 50 years old. Pag above 50, dahil sa menopause, tumataas na rin sa babae. So equal na pag after 50. Equal risk na yan. Meron ka na bang lahi sa inyo, sa pamilya nyo, na sakit sa puso, stroke, high blood? Prevention na tayo. So, one capsule a day, Vita Heart. Okay, three ways to enjoy. Inom as a regular capsule. Ilagay sa hot water as tea. Pwede nyo rin buksan, ibudbud yung laman ng capsule, yung powder, tapos ihalo sa mga pagkain or inumin na kakainin or iinumin nyo. Enjoy the new food supplement capsules na available na po ngayon. Madali naman po mag-order online. Ang goal natin, gawin mo tong part sa iyong total healthy lifestyle. Exercise ka, matulog ka ng tama. Eat nutritious food, including yung ating food supplement capsule. Avoid stress or gawa ka ng relaxation activities. Maging malinis sa katawan, lalo na ngayon na ang germs, dinagdagan pa ng COVID-19 na nag-a-attack sa ating katawan. Tigil na ang bisyo. May naninigarilyo ba po dito? Malakas uminom? Pag sinabing healthy, kailangan nating itigil yan. Pinaka goal natin, yung katawan ang lalaban na dapat sa sakit. Bakit tayo kailangan magkaroon ng healthy lifestyle? Kasi prevention is better than cure. So I'm sure may natutunan kayo sa lecture ko po. Maraming salamat sa pag-attend ng aking health lecture.